Magandang araw. Ako si Brenda Villanueva Fajardo, Professor Emeritus sa Universidad ng Pilipinas, alagad ng sining at dog lover. Sa episode na ito ng Cultural Cast Online, pag-uusapan natin ang aking artwork na Form 15 kasama ng 21 AM Collection ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Labing limang taong gulang ako nung nagsimula ng aking interes sa kultura at sining. Ang nanay ko, si Libertad Villanueva Fajardo, ay isang mananaliksik ng Visayan folk dance sa aming probinsya sa Negros Occidental. Malaking impluensya ang maagang pagkamali na ito sa aking naging panghabang buhay na interes sa pananaliksik, pagtuturo at paglikha ng sining. Una kong natutunan ang paglimbag habang kumukuha ng Art Education Master's Degree sa University of Wisconsin. Doon ko nalaman ang tungkol sa prints at etching. Pagbalik ko sa Pilipinas, pumunta ako sa studio ni Manuel Rodriguez Sr. Pang Maning ang tawag namin sa kanya. Nagtuturo siya ng printmaking sa kanyang mga contemporary graphic arts workshops. Kaso, kaunti lang ang mga press noon. Isa sa kanyang studio at sa Printmakers Association of the Philippines o PAP sa Leonguito. Marami kaming mga artist na nag-aagawa noon kaya kailangang maaga lagi magpapa-schedule. Ang printmaking ay bagong-bago noong panahong yon. Dahil hindi ito ang pangunahing medium. Bago ang actual na pag-print, kailangan magpasya ang isang printmaker sa bilang ng mga edisyon at magtrabaho labang sa loob ng oras na pinapayagan ng studio. Ngunit kapag nagtatrabaho ako, madalas kong nakakalimutan ang oras. Mga print ang karamihan ng aking mga likhang sining noon. Nagustuhan ko kung paano ko mailalapat ang scientific na pagsasanay sa isang napaka-disiplinado at mahabang proseso ng sining. Tapos ang kalalabasan nito kakaiba at balikain pa rin. Magpapahayag ng aking kaisipan ang mga gawain ito. Hindi ko na iniisip ang iba kong artwork kapag gumagawa ako ng print. Parati akong natutuwa gumawa ng mga print dahil sa napaka-technical na aspeto at sa dami ng posibilidad sa sining na ito. Kabilang dito ang paglubog ng metal sa asid. Ang mga sink plate ay maaaring sausaw ng asid, sabuyan ng resin powder at ukitin upang pakita ang iba't ibang mga tekstura at intensity ng kulay. Ang proseso at paggawa ng Form 15 ay nagsimula sa isang espesyal na paggupit ng metal. Binuhitan ito ng mga figura ng mga babae na may mga babaeng kurba at naka-frame sa napakahigpit na modernistang struktura. Pinupokus ang artwork ito ang kalagayan ng mga kababaihan na may iba't ibang hugis at sukat. Nagbibigay din sa tabas ng mga katawan ang matingkad na pagkulay pula. Nagkataon sa prosesong ito sa mga figura at kurba ng mga kababaihan na nagkikilala laban sa katangi-tanging struktura. Kahit na ang aking tingin sa aking sine ay walang kasirian, lumalabas pa rin sa marami kong ginagawa tungkol sa mga issue ng kababaihan. Ang paninindigan ng mga babaeng artista sa maagang yugto na aking buhay ay isang panahon kung saan nabuo ko ang aking kamalayan bilang isang babae. Natural itong lumalabas. Nakapaloob man sa isang mahigpit na estruktura, hindi mawawala ang mga babaeng nagtutulungan para punan ang mga puwang sa komunidad at magsama-samang portahan ang isa't isa.
Parang sasayaw, nagkahawak kamay ang mga babae. Tulad ng sinabi ko kanina, malaki ang papel ng aking ina sa pag-orient sa akin tungkol sa sining na nagpapakilala sa mga tao. Isa sa mga pangarap ko noon ang magsayaw ng ballet gaya ng impluwensya ng aking ina na dance educator. Nadismay ako mula sa murang edad dahil sa sakit sa puso kaya naghanap ako at nakita ng ibang medium. Ang piyesang ito ay naglalarawan ng paggalaw at pagkilos. Akala ko magiging dancer ako, pero dinala ako ng sining sa ibang lugar sa visual arts, theater art, art production, art organization. Higit sa lahat, tungo sa paghabang buhay na pag-aaral ng art education. Salamat sa pagsama sa akin sa episode ng Cultural Cash Online.